Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video is gagawa tayo ng surviving 25 days in Minecraft PE Hardcore. So napakatagal kong ginawa tong videos na to, almost inabot ako ng weeks para lang matapos to. And then sa editing, napakatagal ko rin inedit na ito, halos 1 hour or 2 hours. So ayun, bukod din nahirapan din akong gawin to dahil sa cellphone ako naglalaro. So sa storage din, dahil hindi naman ganong kalaki ang storage ng cellphone ko, halos 16GB lang. So ilang beses din to nag storage space running out. So please, kung bago ka palang dito, huwag mo kalimutan mag subscribe at i-share mo na rin to para umabot ng 100 likes. So yun lang naman, huwag na natin patagalin pa, simulan na natin ang video. So and then pinangalan ko siyang 25 days hardcore na tatlong question mark, ano. So inactivate ko na yung addon na gagamitin natin. So ililink ko na lang dyan sa baba yung gagamitin nating addon para makapag laro na kayo ng hardcore sa inyong Minecraft, at create ko na. At dito na magsisimula ang ating unang araw sa ating hardcore 25 days challenge. So nandito na tayo sa ating world at kumukuha ng ating unang puno, no? So kinuha ko muna ito, and then ayun, nag-craft na rin ng ilang mga materials na gagamitan natin. So may nakita ko sa isang maliit na cave, so kinuha ko na lang ating unang iron para sa ating hardcore challenge na to, ano. At napagpasyahan kong gawin ng habit hole ang kwebang iyon. So hindi ko na malaya na dumilim na pala ang paligid dahil gabi na. So napagpasyahan ko ng matulog. So masaya tayo dahil nakaligtas tayo sa ating unang araw. Araw at hanggang ikalimang araw ay nagmina lang ako at nilakbay ang cave at nakakita ko ng zombie na nakasuot ng gintong armor, kaya pinatay ko ito at umaasang ibigay ang kanyang armor. At hindi nagtagal ay nilapitan ko muna ito upang patayin, at ayun, binigay niya sa atin ang kanyang armor at nakakita ko ng creeper sa ating habit hole, at ayun, sumabog siya at kumuha muna ako ng mga puno para sa gagawin nating habit hole. Ayun, nag-grind muna ako ng puno, and then yung camp, gumawa muna ako ng campfire para lutuan natin yung instant pie unlimited natin. So ayun, niluto ko muna tong pagkain natin, and then nilagyan ko na ng glass ang ating habit hole, at dito gumagawa ko ng entrance. So ayan, kinumpleto ko na yung entrance, and then kinumpleto ko na rin yung mga glass dito sa ating habit hole dahil para sa interior naman tayo mag-focus sa mga susunod na araw para matatapos na rin natin to, ano, dahil pansamantala lang naman natin tong base, o siguro dito na lang tayo mamalagi hanggang matapos natin ang challenge na to. So day 5 to 8 is tapos na natin gawin ang ating habit hole, at lumabas muna ako para lagyan ng mga torch yung paligid ng ating base. So kinuha ko muna tong ating wheat para may makain tayo dahil nag-grow na pala sila. Nireplant ko ito pagkatapos kong i-harvest, at pagkatapos yun gumawa muna ako ng fence para sa ating mga animals. Dahil unang-una nating kalaban sa hardcore is yung food, dahil ayun, bawal dito mag-starve dahil pag anon mamamatay ka agad. So ayan, nakuha na ako ng sheep, dinala ko muna dun sa ating mini farm. Hindi ko alam kung matatawag natin itong mini farm, pero sige. So ayan, nilagay ko muna siya dito, and then nakulong na natin. Nakakuha na ako ng tigisang pares ng cow at sheep, at binreed ko sila upang dumami. Ayan, pagkatapos nun ay nagmina muna ako at umaasang makakuha ng aning unang diamond. Nakakuha na ako ng redstone, nakakuha na ako ng gold, pero wala pa rin diamond na umaasa pa rin ako na makakuha ko mamaya. So ayun, hindi nga nagtagal, nakakuha na tayo ng ating unang diamante dito sa ating 25 days challenge in hardcore world. So ayan, binina ko muna yung katabi nitong iron and coal. So ayan, tingnan muna natin kung may katabi pa ba to. So ayan, kinuha ko na dahil napapalibutan ng gravel ang diamond na to, ano. So tinignan muna natin, ginamit ko, imbis na shovel ang gamitin natin, is torch yung inano natin, diba? So ayan, naka-anim tayong diamante, ang aning
anim na unang diamante dito sa ating mundo. So hindi nga rin nagtagal, nakakuha na ako ng diamond, pero katabi ito ng lava pool, kaya kabado ko habang kinukuha ko ito at tinakpan ko muna para hindi tayo malaglag sa lava. At ayan, nakuha na natin ang ating diamante at nakasyam na tayo dahil ako na yung masaya dito. Ay napagdesisyonan kong bumalik na ako sa ating base at ayun, nagmadali akong pumunta sa ating base. At habang umaakyat ay iniisip ko, magtatagumpay kaya tayo sa ating challenge. So ayan, nakabalik na ako at nag-crop muna ako ng ating kauna-unang diamond pickaxe sa ating hardcore world. So kinabi ko muna ang ating mga stop and then day 9 to 10 is inismelt ko muna yung iron and gold ore na nakuha natin sa ating pagmumina. So kumuha muna ako ng isang water bucket para sa ating nether portal na gagawin. Dahil may nakita tayong lava pool sa ating mining area. So, andito na tayo. Makikita nyo ang magic. 1, 2, 3, go! My God! Wow! Nice transition. So, ito na ako na tayong 13 obsidian, which is enough na siguro. So, bumalik na ako sa ating base, sininda na natin ang ating portal, at nag-spawn tayo sa ating sa nether, which is basalt delta para sa akin. Sana man lang kahit sa crimson tayo nag-spawn. So, ayan, nag-mine muna ako, pre-protectan ang ating portal. At laking gulat ko habang nagmamine ako ng blackstone and basalt is nakita ko ang portlers malapit lang sa ating portal, which is napawaw talaga ako, as in wow. So pinuntahan ko muna ito pero bigla ko napatas dahil sa dami ng widow skeleton. So ayun, nasabog diyan sa part na yan is nasabugan ako ng gas kaya nagmadali akong bumalik sa ating bay. Day 11 is nakakita ko ng sugar cane and ayun, kinuha ko ito. And nakakita rin ako ng swamp biome. Maybe sa next day is lakbayin din natin ng swamp biome. So, kinuha ko ng sugar cane. And then, umuwi na ako. So, day 11 to 15 is kumuha muna ako ng materials or nag-gather muna mga resources para sa ating gagawin na house. Dahil, ayun nga, para may matirahan naman tayo, no? So, ayan, kumuha muna ako ng ilang materials. And then, ayun, nilagay ko na yung mga nakuha nating materials kung saan natin itatayo ang ating bahay. Simple lang naman siya, maliit. Ano, kung hindi ko siya ginugol o kinopya sa kahit anong ano sa YouTube. Kung ano lang talaga yung pumasok sa isip ko. No? So, nilagay muna natin yung mga materials natin dyan. So, ayun, nilagay mo ko muna and then. So, ayun, day 11 to 15 is nagpa siya ako na magmay muna bago natin gawin ang ating bahay. So, nakita na ako ng iron. So, ayan, kinuha ko muna yung ating mga iron na nakita natin. So, ayan, minine ko muna sila. At hindi na nga nagtagal is nakita ako ng diamond sa paligid ng mga gravel. Nagulat ako nang makita ito, no? So, kinuha ko muna, kinlit ko muna yung area upang makasiguro na walang lava pool sa paligid ng diamond. So, ayan, and napag-desisyonan ko na pag may fortune na lang siguro muna natin kunin yung mga diamond natin para ano, para mas dumami naman, 'di ba? So, kumuha muna ako ng dalawa para sa enchanting table. Bumalik muna ako sa base at tinanim ko na ang ating sugarcane na nakuha doon. And then ayan, saglit lang naman ata tumubo ang sugarcane. So, ayun, pagkatapos ko ma-plant yung sugarcane, ayan, ipa-plant ko muna. So, ayun, bumalik na ako sa ating base upang maghanda sa gagawin nating bahay dahil wala lang tayong maayos na tirahan. Kasi yung habit hole, napakaliit nun. Well, maliit din naman yung gagawin nating bahay. So, ayan, lalagyan ko na namang outline yung gagawin nating bahay. So, ito yung mga clip na nakuha ko na nung ginagawa natin yung bahay. So, ito na nga yung final result. So, ayan na siya.
And then, maliit lang naman yung ginawa nating bahay, hindi naman siya kalakihan. So, di ba ang pangit? Maybe ayusin ko off-cam or yung bubong para maanon natin. So, ito na yung result niya. So, Day 16 to 17, nagulat na lang ako nung pinlay ko yung recording is biglang may sumabog na creeper sa likod ko. Ano? So, in-harvest ko muna yung mga crops natin and then para sa food. So, kinuha ko na rin yung sugar cane para sa book sa enchantment table. So, nag-crop na ako ng enchantment table. So, kurang pa pala tayo isang obsidian. So, kumuha muna ako sa ating mining area. Ano? So, ayun, nakabalik na ako at nakapag-crop na tayo ng enchanting table. So, ayun, in-enchant ko muna yung pickaxe and shield natin. So, kinuha ko muna yung lapis lazuli. So, kahit mababang level is pwede natin yun. Kasi, yung goal lang naman natin from part 1, yung per day 1 to 25 is maka full diamond set tayo. So, ayun, in-enchant ko muna ang ating pickaxe and sword. So, ayun, natapos ko na rin yung enchant and then nag-mine muna ako day 18 to 20, ano, nag-mine muna ako nung time na yan and then nakakita na ako ng diamonds. So, ilang beses din ako nakakita ng diamonds, ano, so bumalik muna ako at ayun, para i-melt ang ating mga nakuha dahil para itabi na rin dahil naka-12 na tayo. So, nag-crop muna ako ng, do you call this, ng chest plate para makompleto na natin yung ating goal kahit makasimula na tayo, no? So, ayun, in-enchant ko muna ito, kumuha ako ng lapis lazuli. So, in-enchant ko uli. So, ayun, protection 1. Pwede na siguro protection 1. So, ayun, yeah. And then, bumalik na ulit ako sa pagmamine at nakakuha na ako ng diamond. Hanggang pangalawang best na ata natin nakuha ng diamond, you know. So, hindi nga nagtagal is nakakuha na naman ako ng diamond. Hindi pala naka-record, no. So, namine ko na yung iba. So, ito, ayan. So, pagkatapos ko mamine is naka 18 diamonds tayo. So, napakadami na yan. Almost done na rin para makakrap tayo ng full diamond armor. So, ayun, bumalik na ako sa ating base, ayun. Mahal ko pa sanang ituloy yung pagmamining, pero enough na siguro yun, dahil ayun lang naman ang tanging goal nga natin for this part, no? So, nakabalik na ako sa ating base at nag-crop na ako ng mga natirang diamond armor na wala tayo, ano. So, kinrap ko na at nakompleto ko na, masaya na ako kahit dalawang diamond na lang na ang natira sa atin. So, kumuha ko ulit ako ng lapis. Hindi ko alam bakit tinatabi ko yung lapis, ano. So, ayan. Nakuha ko na and then in-enchant ko na kahit sa mababang level. And minalt ko muna yung nakuha nating iron and gold. So, ayan. Minalt ko muna sila. And then, bumalik na ako para i-enchant ng ating mga armor. Mabababa pa lang kasi level dahil hindi pa tayo pulit ano, sa mga books. So, ayan lang. Pwede na rin yan kasi at least, diba, nakumpleto na natin yung goal natin na maka full set diamond armor for this part ng hardcore. So, ayun, sinuot ko na dahil masaya-masaya ako ng mga part na yan. Hindi lang kasi nare-record yung internal audio. Hindi ko alam kay Redmi, baka naman. So, ayun, nakumpleto na natin ang ating goal at dumako na tayo sa huling 5 araw. Day 21 is nilagay ko muna yung armor na na-enchant natin sa armor stand na kinrap ko. So ayun, and then may hindi rin tayo nagamit na pickaxe. So ayun, and then pumunta na tayo sa ating ginawang bahay dahil para doon na lumipat, no. So dito nilipat ko na yung bed natin and then nagsimula na ako ng mini interior. Hindi natin masasabing mini interior pero sige. So, dito, inano ko na rin yan para gumawa muna ako ng parang maliit na table. So, ayan, inano ko na rin. So, nag-crop muna ako ng item frame para may mailagay tayo sa para table. So, ayun, nilagay ko na yung bread natin dyan. So, ayun, namali pa tayo ng place dyan. So, gumamit pala ako ng texture pack na invisible frame. So, link in the description na lang. So, ayun o. Pagkatapos nun is... So, day 22 is, nagsimula na mag-crop ng mga gagamitin natin para
sa ating gagawin na parang mga lights sa pathway papunta doon sa ating bagong binilod na house. So, ayun, nagsimula muna ako maglagay ng mga poste. So, inumpisahan ko muna siya. And then, nilagyan ko na rin ng mga pens para maano natin. Ganito lang naman yung style ng gagawin nating mga lights. So, ganyan. Wait. So, lalagyan lang natin ng parang ganyan lantern. Simple lang. So, ayun. Pagkatapos nun is, nilagyan ko na ng mga leaves dahil natapos na tayo dun sa mga street light na ginawa natin. Ano. So, ito na nga yung kinalabasan niya. So, day 23 to 24 is, hinarvest ko muna yung mga crops natin dahil fully grown na pala halos yung karamihan. So, hinarvest ko muna and then, nilawakan ko yung farm natin para mas makakuha pa tayo ng maraming food resources para sa mga susunod pa na part na to kung meron man. So, ayun, pinland ko muna pagkatapos ko ma-harvest yung mga seeds. And then, hindi ko lang na-record is, nag-breed, pinarami ko na rin yung mga alaga nating mga hayop na cow and sheep, saka chicken. So, dito is, gumawa ako ng cobblestone generator. So, nag-decide akong gumawa kasi why not, diba? So, hinukay ko muna, I think, limang hukay na ganon. So, ayun, nagte-texturize na ako ng ball dyan. So, kumuha na ako ng lava and bucket. So, bakit hindi na ano ang water, diba? Minecraft curse, ano nangyari sa water? So, nung tinanggal ko yung lava, naging normal na rin. So, ayun, pagkalagay nun, fuck. Naging obsidian, so kumuha ulit ako ng lava, sana naman this time is maging successful na, no? So, ayan, and then naging successful na nga siya. So, bala ko sanang lagyan ng hopper, pero wala pa tayo, tinamad na ako kumuha ng iron. So, ayun, naging efficient naman siya, mabilis naman siya agad nag-ano, pagkatapos mamine. So, ito, ayan na nga siya. Nilagyan ko lang ng wood para pag nag-AFK tayo, hindi natin maano yung ano doon, diba? So, ito na. And then, kinukompletein ko na rin yung bubong nito kasi hindi pa nga complete. So, ayun, pumunta na tayo doon and then, nilagyan ko na ng mga details. So, simple lang naman, hindi ako talaga sanay magaling sa building kaya wag kayo masyadong mag-expect, ano. So, ayan, pagkatapos nun, nilagyan ko na dito ng mga, ano, mga stairs. So, napaka-boring ko, diba, mag-commentary. So, ayan. And then, ito na yung kinalabasan niya. So, ito. So, ito na nga yung kinalabasan niya. Pangit, diba? So, ayun lang, simple lang naman yung design. Actually, pangit niya ng kinalabasan niya. So, efficient naman siya dahil wala, lahat naman ang alas ata ng cobblestone generator is efficient, diba? So, day 25 is ang ating huling araw para sa part na to is para naman magka-thrill tong video is napag-decisionan ko yung huling dalawang diamonds ko is gawin nating diamond hoe, diba? Imbis na ikip natin para gumawa tayo ng axe, hindi, ginawa nating hoe, walang makakapigil sa atin. So, kinuha ko na rin yung armor natin para matapos na rin tong episode na to para it's been a while din kasi nung nirecord ko yung day 1 nito is May 15 and nung natapos ako saktong May 25, almost days din. So ito, and then so nagtagumpay nga tayong makasurvive sa unang 25 araw ng hardcore world na ito, no? So kapag umabot tayo ng 100 likes, sana sa part 2 is maging mas grindy at productive pa tayo. So hanggang dito na lang, salamat sa panonood ng videos na to. So huwag makalimutang mag-like, comment, and subscribe. Bye!